Thank you. Ingat. Okay, so maraming salamat, kaibigang Mariel, sa mensahe mo na malapit nang dumating ang Panginoon na si Jesus. Now, dumako na po tayo sa ating seminar. Yan. So again, welcome ko po ang lahat sa ating ikalawang gabi ng ating Mysteries of History and Prophecy Seminar. Pero bago muna tayo magsimula, meron akong surprise para sa inyo kasi mag-quiz tayo patungkol sa lesson natin kahapon. Tingnan natin kung naintindihan ba talaga ang ating lesson kahapon. So meron po ba ditong walang quiz card? Lahat po ba nabigyan ng quiz card? Okay. So, dumako na po tayo sa ating quiz. Ready na po ba lahat? Yes, tingnan natin. Easy lang naman yung quiz natin. Easy. First question is, tama o mali? O diba? True or false? Sa panaginip na binigay ng Diyos kay Nabucodonosor, ang gintong ulo ng imahe ay nagrepresenta sa Babylonia. Tama o mali? Sa panaginip na binigay ng Diyos kay Nabucodonosor, ang gintong ulo ng imahe ay nagrepresenta sa Babylonia. Okay, number two question. Tama o mali? Ang bisig at braso na pilak ay nagrepresenta sa kaharian ng Medo-Persia. Tama o mali? Ang bisig at braso na pilak ay nagrepresenta sa kaharian ng Medo-Persia. Number three. Tama o mali? Greece ang ikatlong imperyo ang nirepresentahan ng gitnang bahagi at hita na tanso. Hirap sa Tagalog, no? Greece ang ikatlong imperyo ang nirepresentahan ng gitnang bahagi at hita na tanso. Midsection of brass. Okay. Number four, tama o mali? Ayon sa hula ng Biblia, ang Roma na nirepresentahan ng binti na bakal ay magkakahiwa-hiwalay sa halip na masako. Or ma-divide sila. Ayon sa hula ng Biblia, ang Roma na nirepresentahan ng binti na bakal ay magkakahiwa-hiwalay sa halip na masako. Okay. Sino kaya dito yung ma-perfect? At number five, last question, tama o mali? Ang bato na pinutol, hindi gamit ang kamay na tumama sa metal na imahe ay nagrepresenta sa walang hanggang kaharian ni Kristo. Tama o mali? Okay. Yung gagawin natin dito ay check your own papers and be honest. So ano po yung sagot ng number one? Tama o mali? Tama. Sure? Tama. Talaga? Ang sagot ay? Tama. Tama. Very good. Number two, anong sagot niyan? Tama. Tama ulit? Tama. Tama na naman? Tama po. Sure? Tama po. Ang sagot ay? Tama. Ang sagot ay? Tama. Okay, number three. Ano po yung sagot na number three? Tama. Sure? Yes. Ang sagot ay? Tama. Naku, ang sagot ay? Tama. Number four. Ano yung sagot number four? Tama. Tama. Nako, ang sagot ay tama. At huli, sino kayo ma-perfect nito? Anong sagot na number 5? Tama pa din. Tama pa din? Lahat tama? Opo. Ang sagot ay? Tama. Tama. Sino kayo ma-perfect? So, yung mga volunteers, makikollect po ng ating quiz card. At saka po, kung meron kayong mga prayer requests, pwede nyo pong isulat sa... quiz card. Kung meron po kayong mga prayer request, mga question, pwede niyo pong isulat yan sa quiz card. At saka yung mga prayer request, ipag-pray po namin yan. Okay. So, makinig lang po tayo. Mag-take notes lang po talaga tayo para makuha po natin yung sagot ng ating lesson. So, again, welcome po lahat. Kung meron pong bago dito na nag-attend, punta po kayo sa registration para po ma-register kayo para makatanggap po kayo ng ating free Bible lesson at i-announce ko ulit na kapag makaabot po tayo ng 15 nights of attendance, makakatanggap po tayo ng ating Prophecy Foundation DVD na merong 14 presentations patungkol sa prophecy. Kaya huwag kayong mag-absent at saka i-memorize din po yung inyong registration ticket. Yung Bible lesson natin ngayon ay ang
the Bible and the dinosaurs. And again, I encourage everyone na mag-take note kasi para ma-review nyo po sa bahay nyo yung ating lesson. So take note po kayo, meron po kayong dyang ballpen at papel. At again, I invite you, kung meron kayong mga kabataan, mga bata, 4:30 po yung program nila, same venue pa din po. At ngayon, magtatanong po ako, sino po dito yung nakapagdala ng friend? Wow, tingnan natin. Sige, si ate, ilan po yung nadala mo ate? Dalawa. Sino pong nakadala ng mas mahigit pa sa dalawa? Ilan po yung nadala nyo? Apat. Sino pong nakadala ng mas higit pa sa apat? Okay, wala na. So, ibig sabihin, wala na ding ibang makakatanggap nito yung ating health and peace. Cheaper than a short visit with your doctor and far more informative. So, tanggapin po natin. Ano pong pangalan natin? Leo, sa'yo na po itong health and peace na aklat. Okay, magdala lang po kayo ng friends ay makakatanggap po kayo ng ating napakagandang aklat patungkol sa health and peace. So, ano ba yung future topics natin? Sunday bukas, yung topic natin ay Revelations, Mother of All Battles. Diyan po masasagot natin yung mga questions na kung merong Panginoon, kung mabuti yung Panginoon, bakit masama yung mundo? Saan ba galing lahat ng mga kasamaan? Sasagutin po natin yan sa Sunday night, bukas na po. At ngayong Lunes, yung ating tatalakayin ay The Omega Mystery, Revelation Secret to Personal Power. Gusto niyo ba magkaroon ng kapangyarihan? Kapangyarihan na i-overcome yung mga kasalanan natin. So, importante po yan, Monday night. At saka, sa Martes ng gabi, yung topic po natin, UFOs, the occult and Christ coming. Nakakita na ba kayo ng UFO? Wow, tingnan natin. Huwag kayong mag-absent kasi painit ng painit po yung topic natin. UFOs, the occult, and Christ coming, that is, this coming Tuesday night. Para po sa ating pagsisimula, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating special prayer. Let's pray po. Our great Father in Heaven, Lord, maraming salamat po again sa pagkakataong ito na tinipon niyo po kami para again mag-aral ng inyong salita. Panginoon, kahit hindi po maganda yung weather ngayon, pero maraming salamat po, Panginoon, kasi nandito pa rin po kami na ready po na makinig ng inyong salita. I-bless niyo po kami, Panginoon, at nawa po, bigyan niyo po ng kapangyarihan at otoridad ang inyong salita para po magbabago po ang aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Umupo po tayong lahat. Yung topic po natin ngayong gabi ay Dinosaurs, Prove the Bible True. Now, simulan po natin sa pagbasa nitong news dito patungkol sa dinosaurs na sinasabi dito, dinosaurs, tagpuin ang mga embahador ng evolusyon. Bago po ako magpatuloy, ulitin ko muna yung slides ko. Okay. Yan. Okay. Dinosaurs prove the Bible true. So may sinasabi po dito sa news, sa isang article, sinasabi po dyan, dinosaurs, tagpuin ang mga embahador ng evolusyon. At according po sa article na ito, sinasabi dyan na namatay ang mga dinosaurs 65 million years ago at lalong nahihiwagaan po tayo sa kanila. Sa pagpatuloy, sangayon sa ika-200 taong anniversary sa kapanganakan ni Charles Darwin or birthday ni Charles Darwin, ang mga dinosaur ay nararapat daw na tanghalin na embahador ng evolution, or ibig sabihin na sila yung parang symbol ng evolution. Pero yung tanong dyan, ang dinosaur ba yung tunay na nagpapatunay na totoo ang evolution? Now, evolution or evolution.
Tayo ba ay malayong kamag-anak ng mga palaka, malayong kamag-anak ng mga dinosaur, at saka yung iba pang mga hayop dito sa mundo? At alam niyo ba na palagi talagang magkalaban yung evolution at creation? Evolution versus creation. Dahil sa lungat po yung sinasabi sa Biblia, lalo na po sa Genesis 1 verse 1, ang sinasabi, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pero yung evolution naman, sinasabi na galing tayo sa simpleng cellula at naging complicated na cellula at naging tao, naging unggoy, naging dinosaur at saka yun pa. Pero simple lang po yung sinabi ng Biblia na nilikha tayo ng Diyos, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At hanggang ngayon po, kaya nga na-feature sila sa Time Magazine, meron po tayong tinatawag dyan na evolution wars. Hanggang ngayon, meron pa din pong debate kung ano ba talaga ang totoo. Saan tayo maniniwala? Evolution or creation? Now, saan kaya tayo papanig? Na sa buhay po natin dito sa mundo, meron po tayong tatlong importanteng question. First question is, saan ako nanggaling? Second question, bakit ako nandito? Third question, saan ako pupunta? Now, kung tanungin po natin yung evolution patungkol dyan sa mga question na yan, yung masasagot nila na question ay yun lang pong number one. Saan ako nanggaling? Galing po ako sa unggoy. Pero, hindi na po nila masasagot yung dalawang question. Ibig sabihin sa evolution, masasabi lang nila kung saan nanggaling ang tao, pero hindi nila mabibigyan ng kahulugan ang buhay ng tao. Kasi bakit pala nandito yung tao? Pero po, kapag ang Biblia po yung tatanungin natin, napakaganda po ng sagot ng Biblia. Saan tayo nanggaling? Galing tayo sa Panginoon kasi nilikha niya tayo. Bakit tayo nandito? Kasi mahal tayo ng Panginoon. At saan tayo pupunta? Pupunta po tayo sa tahanan na kanyang pin-prepare po sa atin. Mas may hope po yung ating buhay kapag magtiwala po tayo sa Biblia, kasi sa evolution, wala silang masasagot dyan sa dalawang tanong na yan. Pero yung tanong ulit dito, mga kaibigan, yun po yung sinasabi ng Biblia, pero mapagkatiwalaan ba natin ang Biblia? Now, tingnan po natin. Meron pong maraming bestseller sa mga aklat ngayon. For example, kung bestseller po ang Twilight, pero hindi po siya nagtatagal na bestseller, bukas, ano na siya, phase out, at meron namang bagong bestseller. Kaya yung pinaka, the best na mga bestseller po talaga ay ang Bible. Hindi po siya nagluluma bilang bestseller. Pero, totoo ba talaga ang Biblia? Tunay ba talaga ang Biblia? Ano ang nasa likod ng kapangyarihan ng Biblia? Or trustworthy ba kaya yung Biblia? Na ngayon, meron po tayong pag-aaralan na makatunayan na ang Biblia ba ay banal ba na salita ng Diyos. First is, yung nagsasang-ayong pagkakaisa. Now, tingnan po natin kung paano ito patunayan na yung Biblia ba ay banal na salita ng Diyos. Kasi yung Biblia ay meron po siyang 66 books. At saka yung Bible, galing po siya sa salita na Greek na Biblios, ibig sabihin books. So yung Bible po, meron po siyang 66 na mga books. Okay. At sinulat po siya ng 40 authors, 40 na may akda. At sinulat po siya sa tatlong lingwahe. Ano po yun? Hebrew, Aramaic at Greek. At hindi lang po yan, yung Biblia ay sinulat po galing sa tatlong kontinente. Hindi lang yan, magkakaiba po yung may akda nila. Hindi po sila, yung may akda hindi po pareho sa isang lugar, kundi nasa ibang parte ng kontinente. At sinulat po ang Biblia sa 1,600 years. Pero yung pinaka-amazing po sa lahat, kasi kahit ganyan po yung sitwasyon ng Biblia sa kanyang pagkasulat, nagkakaisa po yung thought ng Biblia. Nag-aakma po yung kanilang sinulat. Kunyari po, meron akong tatlong kaibigan. Tapos sinabihan ko sila na, okay, magsulat kayo patungkol sa pag-ibig. Magsulat kayo ng tula patungkol sa pag-ibig. At yung isang kaibigan ko, ipadala ko siya sa Japan. Okay, in one month doon ka magsulat ng tula patungkol sa pag-ibig. Yung isang kaibigan ko naman, pinadala ko doon sa England. Okay, in one month, magsulat ka ng isang tula patungkol sa pag-ibig. At yung isa kong kaibigan, dito lang sa Pinugay.
dito siya magsusulat in one month ng tula patungkol sa pag-ibig. No, after one month, pinapunta ko na sila dito ulit. Sa tingin niyo po ba magkakapareho yung kanilang sinulat? Hindi, bakit kaya? Magkakaibang lugar, siguro magkakaibang impluwensya ng idea nila kasi ibang culture yung kanilang nilalagyan. So magkakaiba po talaga yung kanilang sinulat at lalo na na one month nila sinulat yung tula. Pero yung Biblia po, mga kaibigan, 40 yung mayakda, sinulat po siya sa 1,600 years na toon, pero nag-aakma po yung kanilang sinulat. Di ba po amazing? Hindi po sila nagsasalungat. Amazing po talaga, mga kaibigan. Second patunay na ang Biblia ay banal na salita ng Diyos ay inaako ito ng Diyos na kanyang kinasihan. Example po niyan ay makikita ng Biblia, 2 Timothy 3:16, sinasabi diyan, inaako ng Diyos na ang lahat ng makasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, sa pagpatuloy po, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangag-udyukan ng Espiritu Santo. Meron pong mga pilosopong mga tao na nagsasabi na, ah, hindi ako maniniwala sa Biblia kasi nga sinulat yan, lang yan ng tao. Meron ding pilosopo na sumasagot na, ala nga naman sulatin ng pusa. Pero, ano pong sinasabi dito? Sinulat po siya ng tao, pero tao po na nangag-udyukan ng Espiritu Santo. Na sa time nila, kapag yung mga propeta tapos na silang magsulat sa kanilang book, after nila magsulat, kailangan pa nilang pag-aralan ulit yung kanilang sinulat kasi hindi sila yung nagsulat ng yung Holy Spirit. Kaya kailangan pa nilang pag-aralan ulit yung kanilang sinulat. Ginamit lang po nilang instrumento ng Panginoon, kaya kailangan nilang pag-aralan ulit yung kanilang sinulat kasi nga, inudyukan po sila ng Holy Spirit. Hindi po basta-basta mga ordinaryo mga tao ang nagsulat sa Biblia. Next is, punta tayo sa ikatlong katunayan, ang ebidensya galing sa archaeology or sa archaeolohiya. Na-discover po na the more na nagre-research yung archaeologist, mas napatunayan po nila na mapagkakatiwalaan po talaga ang Biblia. At example po niyan ay doon po sa discovery nila doon sa siyudad ng Ebla sa northern Syria. Bakit po? Noong 1975 ay meron silang na-discoverhan na parang napakalaking library of clay tablets kasi yung libro noon ay ano, mga tablets, yung mga libro nila. At doon nakita nila sa sinaunang siyudad ng Ebla na discoverhan po nila yung mga books or mga clay tablets na 15,000 tabletang putik na luto or clay tablets. At nakita nila na yung mga clay tablets na yon ay yung date niya ay way back 2500 BC pa. At nakita nila doon sa mga sulat sa aklat na yon na clay tablets, na nabasa nila doon yung patungkol sa paglikha or creation. Nabasa nila doon patungkol sa the universal flood, yung panahon ni Noah na nagbaha sa mundo. Nabasa din nila doon yung pangalan at lugar sa Biblia. Kay Esau, Abraham, Israel, Sinai, Jerusalem. At may nabasa sila doon yung aklat na nagsasabi patungkol sa makakasala ng syudad ng Sodoma at Gomorrah. So nakita po natin dito na totoo po yung sinulat doon sa Biblia patungkol sa mga bagay na ito na meron po na-discover sila sa ancient city of Ebla. At pagtuunan po natin dito yung pangkalahatang baha or the universal flood. At alam niyo po ba na 150 mga ancient civilization yung naapektuhan patungkol sa Bible account ng universal flood or pangkalahatang baha. For example po ito, yung civilization ng China. Yung language po nila, kapag susulat sila ng word na boat, ito po yung kanilang character. Pero nakita po ninyo na tatlong characters po yan. Kung ating niyang i-separate, ganito po yan. At saka may ibig sabihin din ng bawat character. Ibig sabihin nito ay vessel, ito ay 8, ito naman ay people. Vessel, 8 people. Ilan nga po yung nakapasok sa loob ng arka? Di ba 8 people? Ibig sabihin, obvious po na na-influensyahan po yung kultura ng China patungkol po sa sulat sa Biblia. Now, how about naman po yung mga fossil record ng mga dinosaurs? Yung mga record ba ng dinosaur nagpapatunay sa record ng creation or nagpapatunay siya sa evolution? Patuloy po tayo. Ayon po sa evolution,
ang mga dinosaur po, or naging extinct po sila, or huminto po sila sa pag-exist, noong 65 million years ago. Okay, nakuha po natin. Hindi na po nag-exist ang dinosaur 65 million years ago. At sinasabi din ng evolution na yung mga tao, nag-start po siya na mag-evolve half a million years ago, so 500,000 years. Okay, nakuha po natin. So, ibig sabihin, sabi ng evolution, kasi na-stop na, wala na pong dinosaur 65 million years ago, at sabi ng evolution na 500 years ago pa nagsimula na mag-evolve yung tao, ibig sabihin ng evolution na hindi nagkasabay na mabuhay ang tao at dinosaur. Yun yung account ng advocate ng evolution na hindi sabay nagkabuhay na mabuhay ang dinosaur at saka yung tao. Pero meron silang na-discover sa archaeology na talagang nakakamangha kasi nga may nakita sila na fossil na ganito. Ito yung gin-promise ko sa inyo kahapon. Kung nakita niyo po diyan, kung atin pong titingnan, ito po ay paa ng isang tao at ito po ay paa ng dinosaur. Sa tingin niyo po, sino po yung naunang mag-step? Ang tao or ang dinosaur? Ang tao! Tingnan niyo po, sino po yung unang nag-step? Ang tao po yung unang step. So, yung apak po ng tao ay inapakan po ng footprint ng dinosaur. Baka isipin niyo, baka gawa-gawa lang yan. Pero hindi po, kasi yung mga archaeologists, gin-CT scan po nila yan, at nakita po talaga nila na hindi po, natural po siya na imprint na fossil. Hindi po siya basta-basta ginawa lang. Natural siya na na-impress dyan sa rock. Dyan, yan po yung picture, inapakan ng dinosaur yung footprint ng tao. Ibig sabihin pala, na there is that time na sabay na buhay ang tao at ang dinosaur. At dahil sa discovery ng mga archaeologists, ito po ay nagpatunay sa Biblia. At dahil dyan, nagpatunay po ito sa pangkalahatang baha. Kasi yung mga dinosaur po ay nabuhay po sila before nangyari yung universal flood ni Noah. At ito po ay nagbabasura sa evolution. Bakit? Sabi nila na hindi nagkasabay na mabuhay ang dinosaur at ang tao. Pero ito po yung na-discover ng mga archaeologists. At dahil dito, sinasabi ng isang article, In Quest of the African Dinosaur 261, sa sabayang pamumuhay ng tao at dinosaur, mawawasak talaga ang evolution. They are really in trouble, mga kaibigan. To continue, sino po dito nakarinig ng storya patungkol sa isang princess na hinalikan niya po ang isang frog na naging prinsipe? The Frog Prince, yun po. At, anong pong tawag natin sa maganyan-ganyan na mga storya? Fantasy or? Tama. Fairy tale. E anong kaibahan po sa evolution na yung frog dito na kalaunan after many million years, naging tao? Ibig sabihin po na ang evolution is just a scientific fairy tale. To continue, ang archaeology po ay na-disprove po nila yung evolution at mas napatunayan pa na totoo yung Biblia at ito po ay mapagkatiwalaan. Sinasabi dito ni William Albright, isa po siyang renowned archaeologist, scientist, sinabi niya na walang duda na kinumpirma ng arkeolohiya ang substansyal historisidad ng tradisyon sa lumang tipan. So, gi-confirm nila na totoo talaga yung Biblia. Maraming pagkadiskubre ang napapatunay sa kasiguruhan ng hindi mabilang na detalye at nagdala sa mataas na pagkakakilala sa halaga ng Biblia upang basihan ng historia. So ngayon yung mga archaeologists, ginawa nilang source of information ang Biblia kasi naniniwala sila sa Biblia. Pero yung tanong dito, paano naman natin malaman na ang Biblia ay hindi na binago? Kasi maraming tao na sabi, okay, totoo yung Biblia, pero I think binago na po yan yung Biblia. Now, tingnan po natin kung nabago na ba ang Biblia ngayon. At another archaeological discovery na naman, kasi noong 900 AD, meron po tayong tinatawag dyan na earliest manuscripts na na-discover doon po sa siyudad ng Qumran. Okay, sa Qumran po, doon po sa Iraq. Dyan po, in providence of God,
sa kuweba ng Qumran, nakita po nila dyan yung Dead Sea Scrolls na lahat po ng Old Testament ay nakita nila dun sa Dead Sea Scrolls except po sa book ng Esther noong 1947. At nakita nila na yung scroll na yun, kasi scroll din yung ginagamit noon, scroll doon ay, yung date noon ay 125 BC, 100 years na mas matanda sa kanilang kopya ng Biblia. At doon yung ginawa nila ng archaeologists, gin-compare po nila itong Dead Sea Scrolls ng Isaiah sa moderno natin ngayon na Biblia. So pag-compare po nila nitong Dead Sea Scrolls na 125 BC pa yung date, gin-compare po nila ito sa Biblia natin ngayon, na-discover po nila na wala po talagang nabago. Ibig sabihin, kung ano yung na-record dito, 100% po na yun po yung nandyan sa loob ng Biblia natin at wala pong nabago. Kasi nga sinasabi ng Panginoon sa Psalms 119:160, ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Kinasihan ng Diyos ang kanyang salita at pinotrektahan din ng Panginoon ang kanyang salita na wala pong mabago nito. Punta na po tayo sa number 4, nakatunayan na ang Biblia ay banal na salita ng Diyos ay ang paghula sa hinaharap. Kasi accurate po yung paghula sa hinaharap ng Biblia. Di ba po, napag-aralan natin kahapon na accurate po talaga lahat ng hula ng Biblia. Isa na lang yung kulang, yung bato na tumama sa imahe. Tingnan po natin. May hula po dito ang Biblia patungkol sa Isaiah 46:9-10 na sinabi, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, and from the beginning, at mula ng mga unang panahon, past, na mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Di ba po yun po yung ating pinag-aralan kagabi? Pinag-aralan natin yung future na naging history na sa ating panahon ngayon. Example po niyan, yung pinag-aralan natin kagabi about sa imahe ng Daniel 2 na simbolo ng mga imperyo ng mga sinaunang kaharian. At tingnan po natin ulit yung Babylonia. Meron pa pong ibang mga propesya patungkol sa Babylonia. Sinasabi sa Isaiah 13:19 na ang Babylonia ay nawasak. Meron pa bang Babylonia ngayon? Wala na. Sinabi din ng Jeremiah 51:11 na yung Medo-Persia, yung siyang wawasak sa Babylonia. At totoo po na nangyari yan kung i-base natin yan sa history. Another, sabi ng Isaiah 45:1 na meron na pong pangalan yung magko-conquer or magsasakop sa Babylonia. Sinabi sa Isaiah na si Ciro or si Cyrus, at base sa history, si Cyrus po talaga yung nagsakop sa Babylonia. Another, nahula, sa Jeremiah 51:37, hinulaan na ang Babylonia ay magiging mga bunton, or sa English, natawag nating ruins. At kapag magpunta kayo doon sa Baghdad, Iraq, ang Babylon ay ruins talaga. Wala pong tao doon sa Babylonia kasi hinulaan ng Biblia na magiging ruins siya. At sinabi ng Isaiah 13:20-21 na ang Babylonia ay hindi na titirahan pa. Kung pupunta kayo doon sa Babylonia, wala po talagang nakatira doon kasi hinula na yan ang Biblia na hindi na siya matitirahan pa. Pero alam nyo ba na merong tao na sinubukan niyang i-build ulit yung Babylonia? Yung Babylonia. Ang pangalan po ng tao na sinubukan niyang i-build yung Babylonia ay ang si Saddam Hussein. Tama po si Kuya. Pero hindi siya successful kasi yung Babylonia ngayon ruins pa din, at namatay na lang po si Saddam Hussein, yung Babylonia sira pa rin. So tagumpay po yung hula ng Biblia na hindi na talaga matitirhan ang Babylon. At i-review po natin kung ano po yung pinag-aralan natin bukas. Ano po yung head of gold? Babylon. Yung silver po ay Medo-Persia. Kasunod ay Greece. Kasunod ay Rome. At saka yung pa ay divided Europe. Lahat ng yan ay 2,500 years na historia sa panahon natin ngayon. Pero yung lahat ay hinulaan po yan sa panahon pa ng Babylonia. At nangyari na lang po lahat according po sa hula ng nasa Biblia sa Panginoon. At I will say this boldly na ang Biblia lamang
ang natatanging banal na libro na nahulaang insakto ang pagkatatag at pagbagsak ng mga bansa at wala na pong ibang aklat. Kasi yung Biblia po ay salita ng Diyos at ito ay makapangyarihan. That's number 4. And let's go to number 5. Fast forward na po tayo. Ito po ay nakapagpapabago ng buhay ng tao. Kasi po kapag ang isang tao ay magbasa ng Biblia, ang magnanakaw ay nagiging tapat. Ang siga ay nagiging gentle. Ang prostitute ay nagiging pure. Yung masamang ugali na tao ay magiging mabuti na. Yun po yung power ng Biblia. May story po patungkol dito. Kasi doon po sa, nakalimutan ko yung pangalan ng isla, pero totoong storya po ito. May isang atheist po na bumisita doon sa isla na noon ay Cannibal Island. Pero ngayon, kasi nakabisita na siya, hindi na siya Cannibal Island. Nang nagpunta doon ang atheist, pasyal-pasyal siya doon sa magandang isla nila, nakita niya na yung mga tao doon sa isla ay nagkakantahan, nagbabasa ng Biblia. Tapos sa galit niya, kasi atheist siya, sinabihan niya yung mga tao doon na, "Kayo mga mangmang, huwag kayong maniwala sa Biblia." Kasi nagalit siya kasi ayaw niyang maniwala sa Biblia. At sumagot po yung tao na nandoon na nagbabasa sa Biblia. Sinabihan niya yung atheist, "Sir, alam niyo po ba? Nakita niyo ba yung anong boiling pot, yung kumukulo na tubig dyan? Kung hindi ko po nabasa ang Biblia, siguro po ay kayo na po yung kumukulo doon." Ibig sabihin po na nabago po ng Biblia ang cannibal life ng nasa ng mga tao doon sa isla. Kasi nga nakapagpabago talaga ng buhay ang Biblia kahit pa man sa mga cannibal na tao. Ibig sabihin, kung tayo ay merong mga maling ugali sa ating buhay, makakapagpabago po ang salita ng Panginoon. Kaya kailangan po natin na magbasa. Another is Education 126, isang magandang libro. Ang mapaglikhang enerhiya na tumawag sa mga mundo sa pagkabuo ay nasa salita ng Diyos. Ang salitang ito ang nagbibigay ng kapangyarihan. Meron po talagang power. Lumilikha ng buhay. Bawat utos ay isang pangako. Tinatanggap ng kalooban, tinanggap paloob sa kaluluwa, dala nito'y buhay na nag-iisang walang hanggan. Try it po at magkakaroon po kayo ng bagong buhay sa iyong sarili. Kung gusto niyo ng kapangyarihan sa ating buhay, magulo ba ang iyong buhay, or hindi mo ba maintindihan inyong karakter, kailangan po natin na magbasa ng Biblia. Again, balik po tayo sa Genesis 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero another question, paano ba natin malalaman na ang Diyos ay siyang gumawa ng lahat? Now, sino po dito yung merong watch or relos? Wala akong relos eh. Okay. So, magtatanong po ako sa lahat po ng mga tao na merong relos. Na-meet nyo na ba yung tao na gumawa ng inyong relos? Hindi pa. Pero naniniwala kayo sa time niyan. Diba? Okay. So kahit hindi nyo pa na-meet yung tao na gumawa ng inyong relos, alam nyo na matalino siya kasi gumagana ang inyong relos. Kahit hindi nyo pa siya na-meet, alam nyo na siya ay creative at artistic kasi maganda ang inyong relos. At hindi lang yan, kahit hindi mo pa siya na-meet, alam mo na siya ay marunong magbilang kahit man lang 1 to 12. Kahit hindi mo siya na-meet, pero nakikilala mo ang creator ng iyong relos kasi sa kanyang ginagawa. Now, mga kaibigan, kung ang buong kalawakan ay nagkahubog sa isang aksidente lamang, sino ang gumawa sa mga batas na namamahala nito? Kasi nga po, yung universe, meron po siyang sinusunod na mga laws. Okay? Kahit hindi po natin nakikita ang Diyos, pero makikita po sa kanyang nilikha yung beauty ng kanyang mga creations. Sinasabi po dito sa isang article, siyensya at Diyos, isang umiinit na uso. Ang katotohanan na ang universo ay napapakita ng maraming katangian na
napapahintulot sa organikong buhay gaya ng precise physical constants na nagresulta sa mga planeta at mga bituin na mahahaba ang buhay ay nagturo sa ilang siyentipiko na magspekula na maaring ma-influensyang banal. So yung mga ano, yung mga nagsa-study sa sky, anong tawag doon, astronomers. Parang naniniwala sila sa kanilang sarili na parang talagang ma-influensyang banal kasi bakit hindi nagkakabanggaan yung mga planeta? Parang yung mga scientists naniniwala na sila na meron talagang Diyos. Kaya ang tanong, sino ang gumawa ng lahat? Genesis 1 verse 1, ang Panginoon na nang siyang nagsasabi ng pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Paano niya ginawa yun? Paano? Psalms 33, 6 and 9 sinasabi diyan, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit. Ano po yung ginamit niya ang kanyang salita? So powerful po yung kanyang salita. At saan natin matatagpuan yung kanyang salita ngayon? Nasa? Biblia. So makapangyarihan ba ang Biblia? Oo. Yung salita na ginamit ng Panginoon para magawa yung lahat ng mundo ay nandito po sa Biblia at siya din pong gagawa ng bagong buhay po sa atin. At lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng kanyang bibig sapagkat siya ay nagsalita at nangyari. Siya ay nag-utos at tumayong matatag. Kung naghahanap po tayo ng scientific evidence na ang Diyos ba talaga yung or yung, may gumawa ba talaga sa lahat ng bagay dito sa mundo, pwede po natin i-research to sa internet patungkol sa polonium microspheres or halos. So, wala po tayong time na explain yan. I-research nyo lang po halos.com. Halos, www.halos.com. At yan po ay isang scientific evidence na ang Diyos po yung naglikha sa ating mundo. Kaya po sinasabi sa Romans 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sinasabi ng iba na, walang Diyos. Pero makikita po sa ating paligid na meron po talagang intelligent designer. Na kunyari po, naglalakad po tayo sa forest. Tapos sinabi ko na, parang tayo pa yata yung nakapunta dito sa forest na to. Pero pagdako nyo doon sa lugar na yan, may nakita kayong tatlong poste na talagang pareho yung haba, pareho yung distansya sa isa't isa. No, maniniwala pa rin ba kayo na kayo yung una nakapunta dyan? Hindi, kasi hala, bakit merong ganito? Dapat na merong tao talaga na pumunta dyan para itayo yung tatlong poste na yan. So kasi maganda po yung kaniyang arrangement, tama po yung pareho po yung haba niya, yung distansya niya sa isa't isa. So ano po yung masasabi natin sa napakaganda at napaka-amazing na arrangement ng mga bulaklak sa paligid? Bakit ganyan talaga yung arrangement niya? Bakit yung mukha natin arranged? Bakit yung mata natin hindi dito? Ano po yung masasabi natin sa napakagandang arrangement ng mga petals ng bulaklak? Aksidente lang ba lahat? Dapat po merong intelihenteng designer sa lahat. Now, alin po dito yung mas komplikado? Ang rocket or ang human body? Yes. Pero alam niyo po ba na komplikado din gawin ang rocket? Pero kung sasabihin ko na, alam niyo ba, ang rocket ay nag-evolve lang, maniniwala ba kayo sa akin? Hindi, kasi napaka-komplikado ng rocket na mag-evolve lang siya. How much more po sa human body? Kung mag-study po kayo ng anatomy, mas komplikado po ang human body, ang katawan ng tao. At ito pa yung sinabihan na nag-evolve. Kung mag-aral po tayo ng human anatomy, ma-amaze po tayo sa arrangement ng mga yung mga tiny cells natin hanggang sa mga malalaking organs. Arrange po yan lahat. Kaya, walang duda, ang Diyos po, na siya po yung ating intelligent designer. Yung mga footprints po ng kanyang mga nilikha, yun po yung nagpapakita na may Diyos na gumawa sa lahat. Sabi ng Psalms 14 verse 1, ang mangmang ang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Mangmang ba tayo dito? Hindi. Ang mangmang laman ang nagsasabi sa kanyang puso na walang Diyos. Kasi makikita po natin sa kanyang nilikha ang
ebidensya na meron po talagang intelligent designer. Kahit nga po sa ating mata, sa human eye, hanggang ngayon po ay ang mga scientists, nag-aaral pa din sila kung bakit ganun mag-work ang mata. Kasi nga po, amazing po talaga yung mata ng isang tao. Kahit anong camera man yung ihalin tulad nila sa mata, wala pa rin makakatalo sa mata. Kasi nga, napaka-amazing po na mata. Kasi nga, meron po itong 100% separate motions every day. Every day, meron siyang separate motions. At hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin yan ng mga scientists patungkol sa mata ng tao. Hindi po sila makakagawa ng kamera na parang mata ng tao kasi iba po talaga yung mata ng tao. Kaya, sabi ni Charles Darwin na ang pag-iisip na ang mata ay nabuo dahil sa natural selection, animoy aking bukas na ikinukumpisal. So, inamin niya na kabaliwan sa pinakamataas na posibilidad. Ang paniniwala na ang isang organo or organ na kasing perpekto ng mata ay maaaring nabuo sa pamamagitan ng natural selection na kanyang theory ay sobra na upang ikagulat ng kahit sino. So, inamin po ni Charles Darwin na imposible na mag-evolve yung mata ng tao. So, imposible din ang tao na mag-evolve. So, inamin niya po mga kaibigan. At saka meron ding article dito, Truth in Science. Basahin lang po natin yung Tagalog. Sabi dito, ang pinakabagong pag-unlad ng siyensya ay sa katunayan nakapagdiskubre ng ebidensya ng intelihenteng disenyo. Bagaman ang sosyolohikal at physiological na mga aspeto ay pumipigil sa paglaganap nito. So, yung science, kasi minsan yung science yung parang kumukontra sa creation. Ngayon, ang science na po yung nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos at meron po talagang intelligent designer. Sabi po ng Job 12:7, ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop at ang tuturuan kanila at ang mga ibon sa ipapawid at kanilang saysayin sa iyo. O magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo. At ang mga isda sa dagat ang magsasaysay sa iyo. Alam po ng mga animals na meron po silang tagapaglikha. Sila po ay meron sunusunod na rules ng nature. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa dito? Kaya lang yung question din ngayon, gaano ba katanda ang mundo? Kung tatanungin natin ang evolution, siguro ang sagot nila billions of years ago. Pero kung tatanungin po natin yung ibang scientist, kung tatanungin natin si Thompson, sabi niya 20 million years. Noong 1897, sabi naman niya 40 million years. At saka yun po yung mga sagot niya, billion taon, yun po yung sagot nila. Pero actually, mga kaibigan, siguro ma-shock kayo, kung i-research niyo po yung young earth, i-research po yung young earth sa internet, atin pong ma-discover na yung ating planeta, it's just 6,000 years old. 6,000 years old? E paano yung mga dinosaur na nabuhay 65 billion years ago? At saka yung earth natin, 6,000 years lang? Saka yung mga dinosaur na buhay noong 65 billion years ago, saan sila tumira? Now, meron na naman pong bagong discovery ang archaeology para mas maintindihan natin yung nagkakagulong mga impormasyon nila. At ito po, sa Associated Press, March 24-25, nakakuha ang mga scientifico ng malambot na laman ng T-Rex, isa po siyang klaseng dinosaur. Sabi nila daw na 70 milyong taong gulang na fossil ay maroon pang daluyan ng dugo. Sinasabi nila, 70 milyong taong gulang na fossil na ito pero meron pang veins or meron pang daluyan ng dugo. Sabi dito, sobra sa isang siglo ang pag-aaral sa dinosaur ay nalimitahan sa fossilized na buto lamang. Ngayon, nakakuha ang mga mananaliksik ng 70 milyong taong gulang na malambot na laman, pati ang mga maaring daluyan ng dugo, cellula, galing sa Tyrannosaurus rex or T-rex. Kung 70 million years ago na yung isang being or yung isang T-Rex or yung isang laman, hindi po siya dapat ganito yung kanyang image. Kasi parang fresh po, di ba? Pwede po siyang kainin. At saka 70 million years ago? Nako. At may sinabi po dito, ang pinakabagong pagtuklas ay isa na namang ehemplo ng scientificong ebidensya na nagpa-sinungaling sa evolution.
ebidensya na hindi kailanman makikita ang batang ng mga batang mag-aaral sa kanilang mga libro. So, tinago lang po ito sa mga libro kasi, yun, hindi ko alam bakit tinago niya nila yan na discovery. Puro yun po, evolution is really in trouble. Tinago lang po yan na katotohanan sa mga aklat ng mga nag-aaral. Kasi they are really in trouble. Pero yung question ngayon, ano na yung nangyari sa dinosaur? Actually po, yung nangyari sa dinosaur, sila po ay nasali sa baha sa panahon ni Noah. Bakit? Wala po tayong enough na time para explain yan. Kung gusto nyo po, maghanap tayo ng time para sagutin ko po yan sa ibang gabi. Pero yung mga dinosaur po, sila po ay nasali sa pangkalahatang baha sa panahon ni Noah. Malapit na po tayo. Sabi sa Genesis 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At dahil dyan, dahil meron pong lumikha sa atin, alam po natin na meron ding nagkikare sa atin. Dahil alam natin na merong naglikha sa atin, alam natin na meron ding nagmamahal sa atin. Kagaya po nito sa 1 Peter 5 verse 7, sa inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kayo ba ay balisa? Sabi dito na siya ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya po ng isang farmer. Mahal po yung kanyang, ng farmer ang kanyang mapananim. Kagaya po ng isang pintor. May malasakit po siya sa kanyang mga paintings. Kagaya ng isang sculptor o sculpture. Mahal po yung kanya, mahal niya po yung kanyang mga gawa, mga skultura. At kagaya po ng isang ina, mahal na mahal niya po ang kanyang bata, ang kanyang anak. At kagaya po ng may likha na siya pong gumawa sa atin, na siya pong naglikha sa atin, ay mahal niya po tayo, mga kaibigan. Actually, ang Biblia po ay ito, isa po itong love story. Love story ng Panginoon. Ito po ay love story ng isang mapagmahal na Panginoon na gustong iligtas tayo sa pagkakasala. At kapag mag-aaral po tayo ng Biblia, matatagpuan po natin ang daan sa kaligtasan at wala na pong ibang paraan. You see, ang Bible po ay isang living word of God, makapangyarihan na salita ng Panginoon. At ito po ay nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya sinasabi po sa Job 22:21, makipagkilala ka sa Kanya. Ito po yung appeal natin ngayong gabi. Makipagkilala ka sa Kanya. Siguro alam mo na merong Diyos pero hindi mo talaga siya kilala sa iyong buhay. Sinasabi dyan, makipagkilala ka sa Kanya at ikaw ay mapayapa, ano pat ang mabuti ay darating sa iyo. Ibig sabihin, kung makipagpakilala po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, magkakaroon po tayo ng kapayapaan at mabuti po yung at darating sa ating buhay. So kilala ba natin ang Diyos sa ating buhay? Kung hindi pa, paano? Mag-aaral po tayo ng Biblia. Sinabi po dyan ni Dwight Eisenhower, sabi niya, ang pagbabasa sa Biblia ay tulang ng pagpunta sa isang magandang lupain kung saan ang Espiritu ay tumitibay at nagbabago ang pananampalataya na kung saan kahit anong problema yung ating mamit, tayo po ay merong kalakasan at matibay na pananampalataya. Balik po tayo, review po tayo sa katunayan ng Biblia na ito ay banal, ay nagsasangayong pagkakaisa. Kahit iba't iba yung sumulat sa iba't ibang kontinente, sa 1,600 years sila ay nagkakaisa sa kanilang idea. Next ay inspirado po ng Diyos. Next ay sa arkeolohiya may ebidensya. Ika-apat, tumpak po na naghuhula sa hinaharap at nakapagpabago po ito ng buhay. Yun po ang patungkol, ang patunay ng Biblia ay totoong salita ng Diyos. At saka, gusto ko po kayong i-challenge ngayong gabi na subukan yung magbasa o mag-aral ng Biblia. At I suggest po na mag-start po kayo na nabasahin yung part ng Psalms, Salmo, or ang Proverbs. Kung mga stress po yung buhay nyo, subukan nyo po yung Psalms at saka yung Proverbs. I mean, yung Psalms, Proverbs, at saka yung Gospel din ng John. Subukan nyo po at I believe na magkakaroon po ng buhay or buhay ang ating buhay. Okay. Psalms 139:17 sabi dyan, pagka mahalaga rin ng iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa sa buhangin.
Pagka ako'y nagigising ay laging nasa iyo ko. So ito po yung isa sa favorite kong verse kasi sinasabi diyan na palagi po tayong iniisip ng Panginoon. Ang Panginoon po ay napaka-busy niya. Kung busy kayo, busy din po ang Panginoon. Siya po yung nagmamanage sa lahat ng universe. Pero siya pa rin ay nagkakaroon po ng time sa atin, nabigyan tayo ng hangin, nabigyan tayo ng mga blessings. At palagi po siya nag-iisip sa atin. Tayo ba kaya? Nag-iisip din po ba tayo sa Panginoon? Ang Diyos na may likha ay palagi pong nag-iisip sa atin. Kaya yung tanong ko po sa inyo ngayon, kaibigan, sa pagtatapos, gusto nyo ba na hingin sa Diyos na, Lord, tulungan nyo po ako na mas makilala po kita sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia? Kung yan po ang inyong nais, pwede nyo po bang ipakita yan sa pagtaas ng inyong kanang kamay? Amen. Ang Diyos po ay tutulungan tayo na mas makilala pa talaga natin siya. At saka kapag kilala po natin ang Panginoon, kapag kilala natin siya na siya ay mapagmahal, siya ay hindi niya tayo papabayaan, yung ating buhay po ay mas magiging lifer. O, di ba? So, kaya ngayong gabi sa pagtatapos ay may pag-asa para sa iyo, paniniwala sa paglikha, hindi kahiya-hiya. Huwag po tayong mahiya na maniwala sa creation. May pag-asa para sa iyo sa damuhan ng mundo, mga yapak niya'y makikita. May pag-asa para sa iyo, totoo, salita ng Diyos para sa atin ang Biblia. At may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo kung ang salita ng Diyos ay babasahin mo lang. May pag-asa para sa iyo. Ang mga turo nito ay dapat mong sundan. May pag-asa para sa iyo. Ang Biblia may tugon sa iyong kailangan. Kaya, may pag-asa kay Kristo para sa iyo, mga kaibigan. Tonight po, nawa po ay magkaroon po tayo ng bagong experience sa pagbabasa po natin ng ating Biblia. Sa pagtatapos po, yung topic po natin bukas is Revelation's Mother of Battles, of all battles. Diyan po natin masasagutan yung tanong na kung pag-ibig ang Panginoon, bakit maraming pagdurusa sa ating mundo? Huwag po tayong mag-absent. At saka, sasagutin din natin dyan yung tanong na kung ang Diyos ay mabuti, bakit ang mundo ay masama? Kaya huwag po tayong mag-absent sa Lunes, Revelation's Mother of All Battles. Tayo po ay tumayo para sa ating closing prayer. Let's pray. Ama naming banal na nasa langit, Lord, maraming salamat po. Kahit nga po ganito yung weather namin ngayon, pero pinahintulutan niyo po kami, Panginoon, na magkatipon dito para po kami ma-inspire sa inyong salita. Lord, maraming salamat po dahil pinotrektahan niyo po yung Biblia na umabot po sa aming time para po mag-guide po or mapatnubayan po yung aming buhay. Panginoon, nalaman po namin ngayon na ikaw yung may likha na gumawa po sa mundo at gumawa po at naglikha po ng aming buhay. At dahil po dyan, Panginoon, alam po namin na meron pong nagmamahal sa amin na ikaw po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na tulungan niyo po kami na mas makilala ka po namin sa pamamagitan po ng pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. At nawa po, Panginoon, sa pag-uwi po namin ngayon, please take care of us, protect us, Father in Heaven. At nawa po na bring us again together tomorrow, Panginoon, para na naman sa isang pag-aaral. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa ating lahat. Bukas po, Revelation's Mother of All Battles. Isaulit po natin yung ballpen.